Haller, haller, mga friends! Nakita nyo naman, meron tayong unboxing tayo today. Okay? Kung pinafollow nyo ako sa Instagram, makita nyo dun sa Insta stories ko that I have been planning to upgrade my phone. I currently own itong iPhone 7. Okay? Binili ko to June 2017. So, 2 years old mahigit. But this came out 2016 yata to lumabas. Kasi hindi ko siya binili nung bagong labas pa lang siya. Dahil, wala pa akong trabaho nun eh. So, ang ingay naman sa labas. Pasensya na kayo ko. Yung mga motor dito, ang yayabang. Feeling nila, may-ari sila ng kalsada. Anyway, pasensya na kayo. Hindi ko i-edit out yon. Anyway, ito, binili ko yung iPhone 7 nga noong 2017. So, wala siyang sira, wala siyang kahit ano. Pero kasi, bala kong ibigay kay Mudra to dahil gusto niya ng iPhone. Ang binili ko noon ay itong red na iPhone. Dahil gusto ko yung idea na part of the proceeds for buying a red iPhone, or yung product red nila, goes to the AIDS Foundation. So, yan. So, ganyan yung itsura niya. Yun yung harapan. Okay. At, ito yung likod. Binila ko rin siya ng case, Kate Spade. Nung, mahilig ako sa mga brands eh. Pero, ayokong bumibili ng brands na full price. Kaya, sa ukay ako. Pero ito, binili ko to sa TK Maxx yung case. Anyway, hindi yan ang ipinunta natin dito. Pinunta natin dito ay ang charangan, ang laman ng baget na ite. Okay. So, kung yun nga, kung finfollow nyo sa Instagram, malaman nyo na matagal ko nang gustong bumili. At ito na nga siya. Oo, red din. Sa dinami-dami ng kulay na available, merong white, black, green, yellow, purple, tsaka itong red. Yung purple nila, hindi mo talaga purple, mukhang lilac eh. So, hindi nang binet ko. Okay? Ito ang binet ko. Red ulit. Again, para portion ng proceeds ay mapupunta sa AIDS Foundation. Alam niyo naman, we like to help. So, ayan. So, mag-unboxing na tayo since nandito na rin tayo. Ililipat ko kayo sa lamesa para makita nyo kung ano bang laman ito? I'm sure marami na kayong nakita mga review, mga hands-on at chuchu ng iPhone. So, hindi ko na kayo ibabore with all the details, okay? Pero sasabihin ko sa inyo kung bakit nga ito yung napili ko na kulay. Yun nga, sinabi ko na kasi kanina na dahil gusto ko yung feeling na gumastos nga ako, pero at least mayroong pupuntahan yung ginastos ko. Hindi lang sa mga bulsa ng mga kapitalista, kundi for the benefit of the AIDS Foundation as well. So, yan. Ito na siya. Buksan na natin. Wala nang abe-abe ano-ano pa. Diba? Buksan na natin. So, ito nga ang iPhone 11. Bakit hindi ko kinuha yung iPhone 11 Pro Max or yung iPhone 11 Pro? Kasi yung Pro Max, halos ka-size lang din naman siya nito. At tsaka yung mga Pro, ang kaibahan lang naman niya talaga ay mas malalim yung pwede mong paglubluban sa kanya na instead na 2 meters lang ay hanggang 4 meters siya. Mas mahaba daw ang kanyang battery life daw. At saka meron siyang extrang camera dito. Okay. Which is yung telephoto. Pero sa totoo lang naman, sa dinami-dami pa naman ng mga camera gadgets ko, kakailanganin ko pa ba yun? Diba? Sa totoo lang naman eh, crop factor lang naman ang pinag-uusapan natin dyan. Okay. Kahit nakaka-zoom siya, hindi naman siya nakaka-zoom ng mabuti. Tsaka kaya ko namang maglakad. So, pwede naman akong lumapit kung hindi ko siya kita ng maayos. Okay? So, ngayon, dati, pag nag-unbox ako, kailangan ko ng gunting para i-cut open dun sa edges. Pero ngayon, itong mga bagong packaging nila, hihilahin mo na lang to. Oh. There, very satisfying. Okay? Paghila mo, bubukas na yan. At, ayan na siya. Wala na yung plastic. Ngayon, wala na siyang plastic, aangatin na natin siya. Para ma-reveal.
siya ng... Ay! Kambal! Magkaparehas, diba? At ito na, ang napakagandang iPhone Red. Mas maganda siya in person kaysa sa lahat ng mga videong napanood ko. Now, for comparison, ito yung aking iPhone 7. So, makikita niyo yung difference in size dito pa lang. O, sige, ipapatong ko dyan para magkalaman. O, yan yung size comparison niya. Definitely, mas malaki. And, in terms of yung kulay niya, sabi nila, mas matingkad nga daw tong dating iPhone kesa dito. Kasi, muted yung dating nitong red nito eh. Pero, ang napapansin ko kasi, itong old iPhone Red, parang metallic yung finish niya. Makikita nyo. Samantalang ito, kung tatanggalin ko na to, yan. Ay, yun lang pala yung harapan nyo lang pala yung may ano niya. Wala ba dito sa likod? Wala pala dito sa likod. Anyway, kung titingnan nyo siya, mas flat to. Walang masyadong glisten. Mantalang ito, very metallic yung dating niya. Okay. Isa pang mapapansin nyo, yung logo na sa gitna, whereas ito, nandito sa medyo taas. Pero pareha siyang may nakalagay na product red. Ito, may nakalagay na iPhone. Tapos black yung sulat niya. Tapos yung mga serial information niya, nandito din. Whereas ito, nakalagay lang product TM. Hindi nga nakalagay na red. Ano ba ito nakalagay? Hindi ko mabasa. Ay! Meron pala, red pala yung nakalagay. Kala ko PM yun. Anyway, hala, dahil tinanggal ko na yung plastic, hindi ko na siyang makuha. Yan. So, pag tingnan mo siya, ito yung itsura niya. Diba? Side by side. Nadagdagan lang ng isang mata. Tapos, mapapansin niyo rin na ito ay raised. Tapos, raised na naman yung dalawang lente. So, mas, samantalang ito, isang lente lang, pero raised din siya. Na, medyo asar nga ako dyan nung una ko nakita dahil hindi siya flat, so nakaangat siya. E di lalo pa akong bad trip dito. Pero okay lang, hindi ako nagre-reklamo. So, just like this one, okay, meron din siyang yung volume toggle mo, whether mute siya or hindi. Okay, mas maliit yung toggle nito. Tapos itong sides niya for volume parehas. Okay. Dito naman sa kabilang side, mas maliit yung power button niya. Okay. Pero, tapos yung SIM card nandito sa may bandang baba, eto nandito sa bandang gitna. Ngayon, hindi ko sure kung yung current SIM card ng phone ko ay magkakasya dito sa bago. Kasi parang meron silang sinasabing bagong feature nito na hindi siya magkakasya. Tapos makikita nyo screen size, obviously bukod sa mas malaki yung phone, mas malaki din yung screen niya. Kasi ito lang naman yung screen ng 7, pero ito yung buo. Meron siyang konting bezels sa gilid, pero it doesn't show. Okay. Oh, nag-order ako ng case sa eBay. Dapat dumating na today. Hindi siya dumating. Actually, ang plano naman dito sa phone na to, akala ko hindi ko pa siya makukuha ngayon. Akala ko magpi-pre-order pa lang ako kasi dun sa website nakalagay na pre-order siya. Pag bumili ako today, next week ko pa makukuha. Pero nagpunta kasi ako sa Apple Store at sakto on the day, meron naman silang extra stock. So, binigay na nila sa akin. Okay. So, ano pa ba yung laman ito bukod sa box? Ay, ano? Ano pa ba yung laman itong box? So, makikita nyo, ito, dahil Apple Red siya, red din yung paperwork niya. Product Red nakalagay. Di ko naman talaga ginagamit itong mga to. In fact, yung dito sa, yung box nito, kompleto pa rin. Di ko naman nagamit yung mga sticker. Ang sa akin lang, ah, sana red din yung sticker. Diba? Eh, hindi ko alam kung saan kayang gagamitin eh. Yung MacBook ko naman, hindi nga nakikita yung ano eh, yung sticker dahil meron siyang case. So, hindi ko alam kung saan ko siya gagamitin, pero it's good to have. Okay? Yan. Tapos, ito yung kanyang usual na charger na meron na akong ganito na charger.
Now, may mga nagre-reklamo kasi yung sa Pro at saka sa Pro Max, eh yung USB-C to Lightning. Tapos, fast charger siya. Ito, normal lang to. Pero ako naman sa experience ko, hindi naman issue sa akin kung fast charger siya o hindi. Kasi usually, nag-charge ako sa gabi, pagising ko sa umaga, puno na siya. So, it doesn't really matter to me. Okay, yan. Tapos, ito, yung kanyang earphones. Pero yung earphones na to, ito meron pa rin siyang ano, kable. Hindi siya AirPods. Kailan kaya mangyayari na yung AirPods eh kasama na? Pero okay lang kasi ayoko din naman ng AirPods eh. Natakot ako pag nawala ako yung isa. Edi, paano na lang, di ba? And then of course, nandito yung kanyang kable. There we go. Yan po ang nilalaman ng iPhone 11 box. May iba pa bang laman to? Akala ko naman nahihila to. Hindi pala. Ayan. Ayan. Pabalik ko. Okay. Ayan. Ayan. Okay. Sarado natin ulit. Ayan. Yan na yung unboxing natin. Hindi ako masyado excited kasi ang dami ko nang napanood ng mga hands-on review, ang dami ko nang nakita ng mga eklavo nito. So, hindi na ako ganun ka-excited. Pero, ngayon, ito transfer ko yung laman nitong old iPhone ko dito sa bago. By the way, 128GB to. 128GB din tong aking iPhone. Kita nyo naman, very pristine. Alagang-alaga. Okay? So, ayoko munang gamitin to habang wala pa siyang case. Kasi ganun ako kaingat dahil hindi ako bumili ng Apple Care. Kaya kailangan gagamitin ko siya kapag meron na siyang case. Anyway, transfer ko na yung laman nito dito and hopefully yung SIM card will work. Kung hindi, kailangan ko pang kumuha ng panibagong SIM card. Okay, hanggang dito na lamang. Hanggang sa muli. Babush!